tragic love story nina Janice de Belen at John Estrada, alamin natin. Buong tiwala ang ibinigay ni Janice sa dati nitong asawa na si John Estrada matapos na lumabas ang chismis ng pagluloko nito habang kasal pa sa aktres. Nang tanungin niya ito kung totoo ba ang naglabasa ng mga haka-haka noon patungkol sa relasyon nito sa kapwa kasamahan sa MTB o Magandang Tanghali Bayan na si Vanessa Del Bianco, mariinit itong itinanggi na may namumuong relasyon sa kanilang dalawa. At dahil siya ang huling nakaalam ng tungkol sa kwentong iyon, pinaniwalaan niya ang dating asawa. Ipinagdasal din niya na maayos pa sana nila ang kanilang pagsasama dahil marami silang anak pero hindi ito naisalba pa. I prayed hard and I worked hard, but instead na gumanda ang sitwasyon, it got worse and worse and worse. I always gave him the benefit of the doubt. I found out, but don't ask me how I did because I don't want to go into details. Masyadong complicated ang pangyayari. Magsasampung taon na sana noong July 5, 2001 ang kanilang kasal nang dumating ang matinding pagsubok sa kanilang dalawa at sa buhay nila bilang mag-asawa. Pero no dull moment at naging maganda ang pinagsamahan nila noong kasal pa sila. Noong 2002, opisyal silang naghiwalay. Tuluyan ding ginawang publiko ang relasyong John-Vanessa matapos na mabalita ang hiwalayang John at Janice. Pero makalipas ang ilang taon, naghiwalay din sina John at Vanessa. Dahil bumalik na ito sa Canada nang magtapos at mawala na sa ere ang MTB. Masalimuot ang mga pangyayari sa kanilang buhay noon. Dahil hindi naman akalain ng publiko na mababahiran ng cheating issue ang pagsasama nina John at Janice bilang mag-asawa. Itinuturing kasi noon na ang kanilang kasal ang pinakamatibay sa lahat ng kasal sa mundo ng showbiz. Ayon pa kay Janice, matiwasay ang naging pagsasama nilang dalawa ni John. Hanggang sa dumating ang huling ilang mga buwan na naging sobrang gulo na ng lahat para sa kanilang pamilya. Generally, it's peaceful. During the latter part of our life together, during the last 9 months or so, masyado nang magulo. Fight dito, fight doon. Argument dito, argument doon. Basta magulong magulo. There was a lot of lying sa parte ni John. And crying. Sa parte ko, when he left home, 1 year na kaming virtually hiwalay. Ang hiwalayan nilang dalawa ay hindi niya masasabing nakapagbigay sa kanya ng kaginhawaan. Bagkus ay nakalaya siya sa ilang mga negatibong aspeto ng buhay bilang isang misis. I wouldn't say it was a relief, but it did free me from a cycle of thinking and suspecting and worrying. In short, it got me off a roller coaster kind of existence. Natahimik ang buhay ko. Isang malaking pagbabago ang naganap sa buhay ni Janice nang magdesisyon itong lumagay sa tahimik kasama si John Estrada. Naging plain housewife ito na nag-aasikaso sa kanilang mga anak. Hindi naman siya pinilit ni John na ibuhos ang kanyang oras sa kanilang pamilya. Sadyang pinili ni Janice na gawin ito dahil natatakot siya na kapag nasobrahan ang pag-enjoy niya sa paglabas kasama ang mga kaibigan, makalimutan niya ang kanyang pamilya. Maluwag naman daw si John sa kanya at walang mga bagay ang bawal. Pero siya na mismo ang nagkusa na mag-asikaso sa kanilang pamilya. Kahit din ang kanyang showbiz career noon ay isinuko niya para sa kanyang mga mahal sa buhay. Ang tanging social life na lamang niya ay umiikot kasama si John at mga kaibigan nito. Matapos kasi nilang magkakilala, nakabuo sila ng magandang relasyon bilang magkaibigan. Nagkakilala silang dalawa sa set ng sitcom na Palibhasa Lalaki na pinagbibidahan ni Richard Gomez, Joey Marquez, Gloria Romero, Cynthia Patag, Amy Perez at ang yumaong si Miguel Rodriguez. Ang karakter ni John ay pumasok na lamang 3 taon matapos na magsimula ang programa. Nang maging guest nila si Janice sa isang episode, hindi akalain ni John na magkakaroon sila ng pagkakaintindihan dahil inasam lang naman niya na makita sa personal ang kanyang idolo. Oo, si John ay isang fan ni Janice noon pang bata ito. Nakasubaybay si John noon sa programa ni Janice na Flor de Luna. I was a fan of Janice. Fan ako ng Flor de Luna eh. I grew up watching Flor de Luna. Ang una kong nagustuhan sa kanya yung naging Flor de Luna siya. Una, starstruck talaga ako.
Wow, Janice de Belen. Of course, she has a beautiful face. Magaling umarte. Sa sitcom nagsimula ang kanilang love story. Si Janice, na-meet ko siya sa set ng Palibhasa. Nung naging close friend ko na siya, doon ko nalaman na mabait na tao. It took a while for us to be friends. Kung panliligaw, di ko alam. Siguro doon sa constant na pagsasama namin siya ka-frequent, doon na na-develop. My love child na si Janice noon sa aktor na si Aga Mulak at hindi naman ito naging hadlang sa kanilang relasyon dahil alam ng publiko ang tungkol dito. Hindi rin nila akalain na mauuwi sa isang seryosong relasyon ang kanilang pagkakaibigan. 18 years old lang noon si John nang magbunga ang kanilang pagmamahalan ni Janice. At dahil doon, nauwi sa kasalan ang kanilang relasyon. Di nagtagal ang panganay nilang babae ay nasundan pa ng dalawa pang babae at ang bunso naman ay lalaki. Pero marami ang nalungkot nang maisa publiko ang problemang pinagdadaanan nila bilang mag-asawa. Tinitingala kasi ng karamihan ang kanilang kasal dahil sa pag-aakalang ito ay isang perpektong pagsasama. Dahil sa pangyayari pareho silang sumang-ayon na they married for the wrong reason. Inalala rin ni Janice na napakabata pa ng kanilang mga anak nang dumana sila ng problema sa kanilang pagsasama. Ang kanilang panganay na si Ina ay 10 taong gulang lamang. Ang sumunod ay si Moira na 8 taon, habang si Nakayla at Yuan ay 6 at 3 taong gulang lamang. Ang anak naman ni Janice kay Aga na si Luigi ay nagbibinata pa lang noon sa edad na 15. Labis na ikinasama ng loob ni Janice na siya ang pinakahuling tao na nakaalam tungkol sa pagluloko ng mister sa babaeng kasama niya sa noontime show. Para sa kanya, mapapatawad pa niya ang ginawa ni John noon kung naging discreet lang sila sa kanilang relasyon. Pero umabot na ito sa pagpapakita sa publiko at hindi nila ito itinago. Pakiramdam niya na ang pagkawala ng respeto para sa kanya bilang asawa ang isang bagay na hindi niya maaaring bigyan ng kapatawaran. Ibinahagi ni Janice ang kanyang kwento tungkol sa pakikipagkita nito kay Vanessa Del Bianco. Nagsimula ito nang pakiusapan siya ng management agency ni Vanessa na Talent Center, ngayon ay kilala na bilang Star Magic, na makipagkita sa TV host dahil nais nitong humingi ng tawad sa mga pangyayari. Lumalabas na hindi alam ni Vanessa na may pamilya na si John pero hindi ito pinalampas ni Janice. Dahil hindi nito pinaniwalaan na walang alam si Vanessa. Maraming ipinarating si Janice sa kanya na pakiramdam niya ay tumatak sa isip ni Vanessa. Dahil sa paglabas niya sa kwarto kung saan sila nag-usap, napansin niyang nanginginig ito sa takot. Ipinagmalaki ni Janice na hindi niya ginawa na ipadeport si Vanessa na ang hawak lang ay isang working visa. At hindi niya rin ito ipinahiya sa maraming tao dahil alam ni Janice na hindi worth it kung iyon ay kanyang gagawin. Kaya naman nang lumabas ang balita tungkol sa cake na may lason, sinabi niyang isang biro lang iyon at hindi niya talaga gagawin ang ganoong klaseng bagay. Kaya naman para kay Janice kontento na ito sa pagiging single. Mahigit isang dekada na nga mula nang mahiwalay ito kay John Estrada, at kahit hindi rin naging matagumpay ang naging relasyon nito ilang taon matapos ang annulment, hindi niya ito hinayaan na maging hadlang sa kanyang personal na buhay. I was already married. I had failed relationships. I got separated. I had a relationship after that. I don't want to get married again. I might have initially worried, thinking that I might grow old alone. I enjoyed my independence. I don't think I can still adjust to be with a partner now. Pero kung kaya ni Janice na bumalik sa dati nitong ginagawa bilang artista, ang isang bagay na hinding-hindi nito maibabalik sa kanyang buhay ay ang makipagtrabaho kay John sa kahit na anong proyekto. Bagamat maayos sila kapag nagkakasalubong sa mga showbiz events, ibang usapan na kung muli silang magkakatrabaho. Minabuti na ni Janice na ganoon na lamang ang mangyari kaysa makaabala pa sila ng ibang tao. Mga ka-showbiz peeps, anong masasabi nyo sa ating istorya ngayon? Just type in your thoughts in the comment section below.